hours later. 75 years later. You know, what's up sa inyo mga sangkay? I'm back once again for another topic natin pag-uusapan dito sa ating channel. At para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga po pala si Sangkay Janjan, isang millennial o batang 90s na vlogger. At maraming nagtatanong mga sangkay kung ano daw ang ibig sabihin ng sangkay. Ang ibig sabihin po ng sangkay ay kaibigan. Ito po ay salitang waray na ang ibig sabihin ay kaibigan. Na ang ibig sabihin sa English ay alam nyo na yon. So, Sangkay Janjan, it means kaibigan. Janjan. Yun yung dahilan kung bakit sangkay din yung tawag ko sa inyo. Kasi I treat all of you as my friend. Okay ba? So ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito at bago ka palang nanonood sa ating channel, eh ano pang hinihintay mo? Pakiclick na po yung subscribe button sa ibaba at isama mo na rin sa pag-click yung bell notification nang sa ganun lagi ka pong updated dito sa ating channel. Ayos? Guys, marami po tayong vlog o video na ina-upload dito sa ating channel at huwag po kayong mag-alinlangan o mahiya na mag-comment sa ibaba, comment down below, especially kung mayroon po kayong nais na pag-usapang topic dito sa ating channel, huwag po kayong mahiyang mag-comment lamang po sa ibaba. Sa ibaba. At kung mayroon po kayong sa mga gustong magpa-shoutout, lagi pong may mga nagko-comment dyan eh, na nais ng shoutout, please comment down below, mga sangkay. Ayun. So, ayun mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa, alam nyo ba, na nung panahon ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas ay matatawag ding isa sa mga superpower na bansa sa buong mundo noon? Isa sa mga superpower na bansa nung panahon na yon ay ang Amerika at Russia, mga sangkay. At sa maniwala man kayo o hindi, isa sa mga superpower na bansa ang Pilipinas noong panahon ni Pangulong Marcos. So ayan na, nagpa-pop up na naman. May mga magko-comment na naman ng negative dyan. But anyway, wala naman akong pakialam sa inyo. Channel ng mga sangkay to. Totoo yun mga sangkay. Kabilang ang Pilipinas noon sa mga superpower na bansa sa buong mundo noong panahon ni Pangulong Marcos. Na ang katotohanan ng ito mga sangkay ay wala sa libro ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang katotohanan ito ay wala sa libro ng kasaysayan dahil ang gusto nilang ipalabas sa kasaysayan o sa libro ng Philippine History mga sangkay ay masama si Pangulong Marcos. Yun yung dahilan na martial law lang ang mababasa mo sa libro at never mong mabasa doon na nagpatayo si Pangulong Marcos ng napakaraming proyekto sa Pilipinas na magpahanggang ngayon ay gamit na gamit ng buong bayan. Wala sa libro ng kasaysayan ang mga ginawa ni Pangulong Marcos na proyekto gaya ng mga kakalsadahan, mga tulay, mga hospitals, mga paaralan, mga sangkay at marami pang iba. Silent ang kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa mga malalaking proyekto ni Pangulong Marcos. Bakit kaya? Silent ang libro ng kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa mga magagandang programa ni Pangulong Marcos. Kagaya na lamang ng Kadiwa, mga sangkay. Isang proyekto na kung saan nagpupuno sa pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Silent din ang kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa mababang presyo ng mga bilihin at mga bayarin nung panahon ni Pangulong Marcos na kung babalikan mo, ang totoong kasaysayan ay doon mo lamang madidiskubre na ang baba pala talaga ng presyo nung panahon niya. Samantala ngayon, hindi na maabot yung presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa pang-araw-araw. Kagaya ng tubig, kuryente at pagkain. Silent din ang kasaysayan ng Pilipinas tungkol sa masiglang pamumuhay ng mga magsasaka noong unang panahon o panahon ni Pangulong Marcos. Ang mga magsasaka noon ay natutulungan ni Pangulong Marcos, natututukan ng kanyang pamahalaan at naibibigay yung mga pangangailangan. Lahat ng mga pangangailangan ng mga magsasaka sa kanilang sakahan ay nabibigay ni Pangulong Marcos. Samantalang hindi naman ito isinulat sa mga libro ng kasaysayan. Matatag ang ekonomiya ng Pilipinas noon, yun yung dahilan kung bakit walang nagugutom na mga Pilipino noong unang panahon. Isa sa dahilan kung bakit isa sa superpower nation ang Pilipinas noon sa buong mundo ay dahil sa mataas na level ng ekonomiya ng Pilipinas o progresibo ang ating bansa noon. Subalit mga sangkay, mababasa mo at maririnig mo sa mga professor na anti-Marcos na kung saan ang ekonomiya daw ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Marcos ay sumasadsad. Pero kung babalik ka sa katotohanan o sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas ay doon mo lamang malalaman na ang ekonomiya ng Pilipinas noon ay maayos at maganda ang pagdaloy na dahilan kung bakit walang nagugutom na mga Pilipino noon. Pagdating naman mga sangkay sa Armed Forces of the Philippines, talagang matatag ang puwersa ng Pilipinas noong panahon ni Pangulong Marcos na dahilan kung bakit isa tayo sa mga superpower nation. Noong panahon ni Pangulong Marcos ay malakas ang puwersa ng militar na dahilan kung bakit hindi tayo kayang apihin
ng ilang bansa o karatig bansa kagaya na lamang po ng China at Malaysia at iba pa mga sangkay. Ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army ay isa sa malakas sa buong Asia at sa buong mundo. Alam nyo ba yon? Siyempre hindi, di ko nga din alam yan dati. Dahil lang sa kaka-research mga sangkay. Dahil hindi mo ito mababasa sa libro ng kasaysayan. Kaya nga yung iba nagtatanong sa akin saan daw yung source ko. Kasi ang gusto nilang marinig na source, ata, yung galing sa libro. Wala kayong mababasa sa libro doon ng kasaysayan. Dahil sa lahat ng sinabi sa libro ng kasaysayan, ipuro lang martial law. Huwag na kayo umasa doon. Magkaroon kayo ng sariling research at magtanong-tanong kayo sa mga matatanda kung ano talaga ang tunay at totoong nangyari noong unang panahon. Mga pangmalakasang armas at panggera tayo noong panahon ni Pangulong Marcos na dahilan kung bakit ginatatakutan tayo ng ilang bansa at mataas din yung respeto nila sa ating lahi. Ang Philippine Navy noon ay may malalakas sa kagamitan kagaya na lamang ng submarine chasers, hospital ship, supply ship at marami pang ibang mga malalakas sa pangdigma ng Philippine Navy. Siyempre mga sangkay, hindi rin magpapahuli ang Philippine Air Force na kung saan matatag at may mas matindi pang pangdigma noong unang panahon. At ito, ipapasilip ko po sa inyo. Ang Philippine Army naman mga sangkay ay lalong may mas matindi pang pwersa pagdating sa pangdigma. Isang sekretong programa noon ay ang pangmalakasang missile. Ito ay ang kung tawaging Bongbong. Ang missile ng Pilipinas noon ay developed na while ang China naman ay nagde-develop pa lang. At alam nyo ba mga sangkay, ang missile na yon na kung tawagin Bongbong ay gawang Pinoy. Pure Pinoy ang pagkagawa. Missile, rocket at iba pa mga sangkay, nagde-develop ang Pilipinas noon na sarili natin pagkagawa ng mga armas. Hindi tulad ngayon mga sangkay, bili na lang tayo ng bili sa ibang bansa. While nung panahon ni Pangulong Marcos, Pilipino mismo ang gumagawa ng mga sarili nating armas sa ating bansa. The Philippine Army was among the strongest with most modern equipment in Asia during Marcos administration. Walang sino mang bansa ang nagtatangkang mambuli o mangapi sa ating lahi dahil sa takot nila kay Pangulong Marcos at sa takot nila sa puwersa ng Pilipinas. Nawalan lang naman ng respeto yung ibang bansa sa mga Pilipino nung pumasok na yung 1986 regime. Alam nyo na yun kung sino mga sangkay. Ito pa mga sangkay, isa sa mga sekretong programa ni Pangulong Marcos noon ay ang submarine program. Naglilikha gumagawa noon ang Pilipinas ng submarine na kung saan wala tayo niyan ngayon. Yung submarine program mga sangkay eh, hindi po natuloy dahil nga pumasok si Cory Aquino. Nahinto po lahat. Actually yung Bongbong missile, nawala din po yung mga rocket na likha ng mga Pilipino eh nawala na po hanggang sa kasalukuyang panahon. Hindi ko alam mo eh, baka pinatapon ni Cory Aquino nung panahon na yun. Kung hindi nawala si Pangulong Marcos nung 1986 mga sangkay eh malamang sa malamang mayroon tayong sariling submarine ngayon at mas marami pang submarine sa kasalukuyang panahon. Kaso yun nga, nagkaroon ng EDSA, People Power One.
lulupet nyo, kayo yung sumira sa Pilipinas. Well, karamihan naman sa mga sumama sa EDSA ngayon ay nagsisisi na kung bakit sila sumama doon. Dahil nakita naman nila yung pangyayari na bumagsak at sumagsad talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. Sikat ang ating lahi, sikat ang Pilipinas doon dahil kay Pangulong Marcos. Mataas ang pagrespeto nila sa ating lahi dahil po kay Pangulong Marcos. Yung leadership ni Pangulong Marcos ay hindi po matatawaran yung galing. Talagang hindi matatawaran yung leadership ni Pangulong Marcos. Dahil mismo yung mga ibang bansa na leader, ipinapapunta si Marcos para lang magbigay ng advice dahil sa mga problema ang kinakaharap din ng kanilang bansa. Kaya nga halos naikot ni Pangulong Marcos ang buong mundo dahil po sa kanyang leadership. Ang kanyang leadership po ay hindi lamang po dito lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Talagang isa po siya sa hinahangaan ng mga leader nung panahon na yon. Matatag at malakas ang pwersa noon ng Pilipinas na dahilan kung bakit isa tayo sa superpower na bansa nung panahon na yon. Dahil po hindi po pinabayaan ni Pangulong Marcos ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at ang buong sandatahan ng Pilipinas na iangat ang level. At bukod doon mga sangkay, mataas din po ang level ng ekonomiya ng Pilipinas na kung saan dumadaloy ng maayos at progresibo po ang ating bansa. Na dahilan mga sangkay kung bakit angat na angat ang ating bansa nung panahon na yon. So ayun mga sangkay, maraming pong salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe at kita-kita po tayo sa mga susunod nating content. Power! God bless! Sangkay dyan.